ang bansang Turkey, posible nga bang magbigay ng barko sa Pilipinas? Corvette, frigate at offshore patrol vessel, pinaplanong paramihin ng Pilipinas. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa akin channel, huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Sa kasalukuyan, ang isa sa ADA class corvette ng Turkey ay nasa Manila para sa nakatakdang port visit nito. Ang barkong ito mga idol ay nagsasagawa ng Asian tour, habang ang pagbisita naman nito sa Pilipinas ay upang i-celebrate ang 75th anniversary ng diplomatic relations sa pagitan ng Turkey at ng ating bansa. Ang ADA class corvette mga idol ang isa sa pinagpilian ng Philippine Navy para sa corvette acquisition project nito. Ang barko nga pong ito mga idol ay kinukonsidera bilang isa sa pinakamalakas na corvette sa buong mundo. Kung ang ADA class corvette ang binili at pinili ng Pilipinas, ay siguradong mas lalakas ang puwersa ng ating bansa. Ngunit dahil malakas nga po ang barkong ito, ay syempre mas mahal ang presyo nito kung ikukumpara sa ibang corvettes. Ang ADA class corvette mga idol ay isang anti-submarine corvette na dinevelop para sa Turkish Navy. Ito nga po isang first stage ng MILGEM project. Sa kasalukuyan, ang Turkish Navy ay kinomisyon ang 4 na ADA class corvette sa kanilang hanay. Ang disenyo nga po nito mga idol para sa ADA class corvette ay upang gumawa ng modern littoral combat ship na merong anti-submarine warfare at high seas patrol capabilities. Ang kada barko dito mga idol ay ginawa simula 2005 hanggang sa kasalukuyan at nagserbisyo simula 2011 hanggang sa kasalukuyan. Meron nga pong 14 na barko ang planong gawin, ngunit 6 lang dito ang nakompleto at lahat nga po ito ay aktibo na. Ang ADA class corvette mga idol ay may displacement na 2,400 tons, may habang 99.56 meters, beam na 14.40 meters, at draft na 3.90 meters. Ang installed power nga po dito mga idol ay 31,640 kilowatts para sa main, habang ang auxiliary naman ay 4 na 588 kilowatts. Para naman sa propulsion ay meron nga po itong isang gas turbine, 2 diesel engine at 2 shafts. Sa bilis naman, ang barkong ito ay may economy speed na 15 knots habang may maximum speed na 30 knots. Ang barko naman nga pong ito ay may maximum range na 3,500 nautical miles at may endurance na 21 days. Kumpleto nga rin po ito sa sensors and processing systems tulad ng combat management system, search radar, weapon control, sonar, communication, navigation, infrared platform management system at marami pang iba. Habang sa armament naman ay meron itong isang 76mm Automelara Super Rapid Gun, 2 12.7mm Aselsan Stamp Stabilizer Machine Gun Platform, anti-ship missiles, anti-aircraft warfare, torpedoes at torpedo defense system. Bukod nga po sa Turkey, ang mga bansang nag-ooperate din ng ganitong klaseng barko ay ang Pakistan at Ukraine. Mga idol, hindi nga po malabo na bumili rin ng ganitong klaseng barko ang Philippine Navy, lalo pat merong magandang pinagsamahan ang Turkey at ang ating bansa. Lalo na nga po ngayon mga idol na kailangan ng Pilipinas ang mga karagdagang floating asset upang magpatrolya at pumrotekta sa ating mga teritoryo. Bukod nga po sa mga bagong barko, ay posible rin mag-donate o mag-transfer ng mga refurbished na barko ang Turkey sa ating bansa. Ganito nga po ang kalimitang ginagawa ng mga shipbuilding companies o ng mga bansang nag-offer ng mga barko sa Pilipinas. Malaking tulong nga po ito mga idol upang paramihin ang mga warships ng Philippine Navy na magagamit ng ating bansa sa pagprotekta at pagdepensa sa ating mga teritoryo, lalong-lalo na sa West Philippine Sea. Ganitong klaseng barko na advanced, malakas at maaasahan ang kailangan ng ating bansa. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag niyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!
Shoot.